Hello kids! Magandang buhay! Today, we will learn how to divide 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers with or without remainder. But before that, don't forget to subscribe to my channel below this video. Makita nyo po letter red na kulay na may salitang subscribe. Pindutin nyo lang po yun at subscribe na kayo. Let us begin with example number 1. Example number 1 is 634 divided by 9. 634 is the dividend, 9 is the divisor, and the answer is the quotient. Alright, let us now begin. 634 divided by 9, let us begin with the first digit, 6. 6 divided by 9 cannot be. Meaning, can we get 9 from 6? Cannot be. So, isama natin ang 3 para maging 63. Now, can we get 9 from 63? Yes, mas malaki na ang 63 kesa sa 9. How many 9s are there in 63? Let us try 7. 7 times 9 is 63. Then, the next step now is subtraction. 63 minus 63 is 0. O, 0 na. Pero, meron pa rin tayong natitirang digit na kinakailangang ibaba. And that is number 4. Bring down number 4. O, 4 divided by 9. Can we get 9 from 4? Cannot be. So, 0. Hindi tayo makakakuha ng siyam sa 4. May ibababa pa pa tayong digit? Wala na. So, kung wala na, yung numerong natira will be our remainder. Again, 634 divided by 9 is 70, remainder 4. Let us check if our answer is correct. How to check? Multiply the quotient and the divisor. That is 70 times 9. O, ito naman. Ito muna. 9 times 0 is 0. 9 times 7 is 63. Plus the remainder 4 plus 4 will become 634. O, again, the number inside. The division sign is called the dividend. Outside is the divisor. And the answer is the quotient. Yung natira is the remainder. 634 divided by 9 is 70, remainder 4. Is that clear? Let us have second example. Example number 2. Example number 2 is 125 divided by 10. Yan. Again, the dividend is 125. The divisor is 10. Yung makukuha ang sagot is quotient. Pag may natira dito, siya ang magiging remainder. O, let us begin. 1. Sa 1 muna tayo, lagi tayo magsisimula dito pag nagdi-divide tayo. 1 divided by 10. Can we get 10 from 1? No, cannot be. Ano? Hindi tayo makakakuha ng 10 sa isa. Iisa lang ito. O, isama natin yung 2. Magiging 12 na siya. Yan. Ngayon, makakakuha na tayo ng 10 sa 12. How many 10s are there in 12? Of course, isa lang. O, isang 10 lang mayroon sa 12. Next procedure,
1 times 10 is 10. Yan. Multiply natin, 1 times 10 is 10. O, example number 1 natin kanina, ano susunod? Subtraction na. Susubtract na natin siya. 12 minus 10 or 2 minus 0 is 2. 1 minus 1 is 0. 12 minus 10 is 2. Okay, next. Can we get 2 divided by 10? Pwede ba? Hindi. Can we get 10 from 2? Hindi pa rin. So, kung hindi tayo makakakuha ng 10 dito sa 2, ang gagawin natin ngayon, ibababa natin ang 5. Bring down 5. O, aday naging 25 na siya, di ba? Ngayon, makakakuha na ba tayo ng 10 sa 25? Yes. There are how many 10s in 25? 2. Okay. Lagyan natin dito sa tapat ng 5. Bakit sa tapat ng 5? Kasi siya na yung huling ginamit natin na ibinaba. O ngayon, 2 times 10 is equal to 20. Again, subtract. 25 minus 20. O, dito muna tayo. 5 minus 0 is 5. 2 minus 2 is wala na. O, wala na tayong ibababa. Kaya, ito na ang ating remainder. O, the answer is 12, remainder 5. 125 now, divide by 10 is 12. The dividend is 125. The divisor is 10. The quotient is 12. And the remainder is 5. O, let us now check. Natutunan natin sa example number 1 natin to check, multiply the quotient and the divisor. 12 times 10. O, natutunan na natin how to multiply 2 digits by 2 digits. 0 times 2 is 0. 0 times 1 is 0. O, susunod yung 1 naman. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. O, add. O, 120. Then, plus the remainder 5. 120 plus 5 or 0 plus 5 is 5. Bring down 2. Bring down 1. O, ayun. 125. E di tama yung sagot natin, ano? Okay. Punta tayo sa susunod na example. Example number 3. O, yung example number 3 natin is division of 4 digit by 2 digit number. Ayan. Example number 3 is 1,334 divided by 46. Ayan, malaki-laki na to. 4 digits divided by 2 digits. Tingnan natin kung siya ay with or without remainder. Again, this is the dividend, this is the divisor, and the answer is the quotient. O, simulan natin sa 1. Can we get 46 from 1? Ah, imposible. Ano? Hindi tayo makakakuha ng 46 sa iisa. O, isama natin yung 3. 13 na siya. Can we get 46 from 13? Ah, hindi pa rin tayo makakakuha. Idagdag pa natin yung isang 3. Naging 133 na siya. Ayan, malaki na. Makakakuha na tayo ng 46 sa 133. But the question is, how many 46 are there in 133? Ah, ganito gawin natin. Mag-trial and error tayo. 46. Makakakuha kaya tayo ng 5 46 sa 133? Tingnan natin. 5 times 6 is 30. Carry 3.
5 times 4 is 20, plus 3 is 230. O, sobrang laki. Ano? Sobrang laki. 230, pagkukuha tayo ng 546 sa 133, hindi pwede. So, liitan natin yung 5. Let us try 3. 46 times 3. 3 times 6 is 18, carry 1. 3 times 4 is 12, plus 1 is 13. 138. Oh, malaki. 133 lang ito. So, bawasan pa rin natin. Bawasan natin ang isa, gawin natin dalawang 46. Yan. Dalawang 46 ang kunin natin sa 133. Pwede na kaya. Tignan natin. 2 times 6 is 12, carry 1. 2 times 4 is 8, plus 1 is 9. O, 46 times 2 is 92. O, ayan. Saan natin itatapat ngayon ang 2? Ginamit natin ang 133. Sa dulong 3 natin itatapat ang nakuha natin na 2. Yan. So, next step is 2 times 46 is 92. Meaning, 133 minus 92. Diyan natin itatapat ang 92. Para ma-subtract natin ng madali. O, subtract. 133 minus 92. Dito muna tayo. 3 minus 2 is 1. 3 minus 9 cannot be. O, humilap tayo dito ng 10. Magiging 13 yan. 13 minus 9 is 4. Yan. 41. So, next is, meron pa tayong pwedeng ibaba. Kasi, can we get 46 from 41? Hindi. Diba? Yan ang susunod natin eh. 41 divided by 46 cannot be. Eh, meron pa tayong natitirang numero. Kaya, pwede natin siyang ibaba. Ayan. Malaki na siya. 414 divided by 46. Oh, can we get 46 from 414? Yes. Kaya lang, ilan kayang 46 meron dito? O, subukan natin, ano? Trial and error ulit tayo. Balik natin kanina sa 5. 5 times 4, 20. Maliit. Gawin natin, ilakihan pa kaya natin. Gawin natin 9. 46. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng siyam na 46 sa 414. 9 times 6 is 54, carry 5. 9 times 4 is 36, plus 5 is 41. Uy, sakto pala. Ano? Wala tayong remainder. So, we can get 946 from 414. Ilang 46 ang makukuha natin sa 414? O, siyam. Yan. Siyam. 9 times 46 is, eto siya. 9 times 46 is 414. Kaya pag isinubtract nyo ay 0 na siya. So, sakto. Pag sakto, wala tayong remainder. Ayan. 1,334 divided by 46 is 29. Because 29 times 46 is 1,334. And this is what we called the dividend. 46 is the divisor. 29 is the quotient. At wala tayong remainder. Kasi 0 na ang nakuha natin. O ngayon, kayo naman ha. Try natin. Tingnan natin kung makukuha nyo ang tamang sagot. Solve the word problem. Ang makikita nyo, naka-plus dyan sa inyong screen. This is the problem. The librarian arranged
4,564 books equally in 7 big cabinets. How many books were in each cabinet? Ah, sige, gawin nyo. Okay, ngayon, tingnan na natin, ano? Pares nyo sa nakuha nyong sagot sa gagawin natin. There are how many books? There are 4,564 books. Yang 4,564 books na yan ay ilalagay natin sa pitong kabinet. Meron tayong pitong kabinet. The question is, bawat kabinet, ilang books ang pwede nating ilagay na magkakasya ang 4,564 na bawat kabinet ay pare-pareha siya ng dami. O sige, ganito gagawin natin dyan. 4,564 books at ang kabinet natin ay 7. Itong bilang ng libro na ito ay ilalagay natin sa 7 cabinets na magkakasing dami. So, hahati-hatiin natin siya. Ayan. 4,564 divided by 7. Again, let us begin with 4. Can we get 7 from 4? Hindi. Hindi tayo makakakuha. Isama natin yung 5. Naging 45. Can we get 7 from 45? Yan. Okay na. Kasi 45 na to. 7 lang naman yung kukunin natin. And ilang 7 mayroon sa 45? Sa 6, 6 times 7 is 42. O subukan natin sa 7. Makakakuha kaya tayo ng 7 books o 7 sa 45? Ilang 7? O kung 7, 7 times 7 is 49. O, hindi pwede, malaki. So, 6 lang tayo. 6 times 7 is 42. O, then, subtract. 45 minus 42. 5 minus 2 is 3. 4 minus 4 is 0 na siya. So, bring down, baba na natin yung susunod na digit 6. At dito nga pala, yung sagot natin 6 kanina, sa 5 natin itinapat kasi ginamit natin ang hanggang 45. Ngayon naman, ibinaba natin yung 6, yung makukuha nating sagot sa tapat ng 6 ilalagay. O, naging 36 na siya. Can we get 7 from 36? Yes. Ilang 7 mayroon sa 36? Kung 5, 5 7. 5 times 7 is 35. O, subtract. 36 minus 35. 6 minus 5 is 1. 3 minus 3 is 0 na siya. Then, bring down 4 o 14. Ayan, kita natin, sakto. Can we get 7 from 14? Yes. There are how many 7s in 14? Of course, 2. Maliit na numero lang naman yan. 2 7 or 2 times 7 is 14. And 14 minus 14 is 0. So, wala tayong remainder. Sakto ang naging sagot natin. 4,000 now, 4,564 divided by 7 is 652. Meaning, sa question natin kanina, 652 books can be placed in each cabinet, wherein there are 7 cabinets. O, ibig sabihin, yung 7 cabinet natin, mapagkakasya natin ang 652 books bawat isang cabinet. O, 7 cabinet na may laman na 652 books, ang total ay 4,564. O, siguro maliwanag na, no? O muli, mga kids, mga mag-aaral, sana huwag kayong titigil sa pag-aaral ngayong meron tayong pandemic at malapit naman na siguro ang baksin, kaya magkakaroon na ulit tayo ng face-to-face, makikita nyo na ulit sooner or later
ang mga ka-classmates nyo, ang mga kaibigan. Alam ko nga, miss na miss nyo na ang bawat isa. O muli po, don't forget to subscribe mga kids. Diyan sa ibaba ng video, may salitang subscribe na kulay pula. Pindutin lang, subscribe na kayo. Para tuwing mag-upload ako ng mga bagong lessons, ay updated kayo at madaling makita. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!